Magandang araw mga kalaag. Mega shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong support. Na paunang pasalamat po sa inyo. And of course, shoutout kay Manong na nagpapaunlak sa atin na makita kung paano linisin itong hito at matanggal itong lansa. Kaya may sikreto pala dito mga kalaag. Ito ngayon, itong ginagawa niya ay tinatanggalan ito ng hasang. Pero may iba pang sikreto talaga nito mga kalaag. After matanggal yung hasang, tatanggalin din yung mga laman loob niya doon at lagyan ito ng kung anumang mga ingredients dyan sa loob para magiging mas masarap at ma-aroma at maamoy yung ating grilled hito. Oh, kaya inihaw na hito. O sinugba nga hito sa Bisaya pa. So yan makalag, hinihiwa yung gitna para tanggalin yung mga laman loob niya. At yan, tinatanggal na yan. And shout out pala sa ating mga kaibigan dyan, the Team Madir, the Team Lumlum, Team Israel, Team Minyikis, and of course the Team Paris by Dinboy Kapares. Shout out po sa inyong lahat ng ating mga kaibigan. Of course, ating mga followers dyan sa Facebook page natin, na umabot na tayo ng almost 7,900 followers. Maraming salamat. Ayan, habang yan, hinihiwa na ni Kuya itong gilid. Nandito po mga kalaag yung sikreto. Ito pala ay yun yung nagpapalansa sa kanya. Kaya yan, hinihiwa yan at tatanggalin yung parang abilog nga na parte ng isda. Ayan, ipapakita ni Kuya dyan. Ayan, ayan, close up natin. Zoom up. Ayan o, oh, yun yung tinatanggal. At magkabilaan po yan. Yan po ang sikreto na para hindi malansa yung hito ninyo na iihawin o kahit anumang luto yan. Yan ang tatanggalin nyo sa gilid ng kanyang dito sa baba na konti ng ulo ng hito. Yan mga kalaag, tingnan natin. Ayan, may mga maliit na bilog dyan. Yun yung tatanggalin. O ayan, di ba? So ayan po yung sikreto mga kalaag, para hindi siya magiging malansa. Kasi kadalasan, of course, natural naman talaga sa isda na malansa. Pero pag yung may kinakain natin talaga, yung alam mo yung matanggal talaga yung lansa. At masarap. At mag-enjoy tayo sa pagkain na ito. Lalo na pag iihawin pa ito, diba? Ayan, diba? Yan yung tinatanggal ni Kuya. Ayan, yung bilog. Na parang kulay, hindi naman siya parang yellow. Parang ganun. It's like color yellow na mabilog siya. Yan yung tinatanggal. So yan, konti na lang. Yan mga kalaag. O yan, wala na. Okay. So again, yan po ang paglilinis ng African hito bago ito iihawin. Yan. Talagang tinuluyan na lang na dinadisek para matanggal lahat yung mga laman loob niya. And aside sa ganyan, babaliin mo yung ulo kasi buhay pa yan. Ayan, ayan o, di ba? Nakikita niyo yan. Okay. And pagkatapos niyan, pagkatapos ng maglinis, malinis na ito, mga ilang piraso nito, ay may ilalagay pang pangtanggal lansa talaga. So ayan, ito pangalawa naman, nililinis ni Kuya. And shout out again kay Kuya. Nakalimutan yung pangalan. Well, anyway, maraming salamat sa pagpapaunlak. Ayan, buhay pa yan mga kalaag. Tumatalon-talon pa yan. Ngayon, habang hinihiwa nga nila ngayon, buhay pa yan. Ang sekreto niyan, ayan, dito. Tanggalin ulit yung ano, yung hasang niya. Pagkatapos, matanggal na lahat yan, lalagyan naman siya ng asin. Mga kalaag, maya-maya lalagyan ng asin yan. Para talagang matanggal yung lansa. At ma-enjoy natin yung pagkain natin sa inihaw na hito na ito. So ganyan po ang paglilinis ng isdang hito. Kahit anong luto, anong klaseng luto nyo, tatanggalin lang yung hasang, yung
dalawang bilog sa bandang gilid ng ulo niya. Ayan, ito, tinatanggal pa yung hasang. And of course, hiwain yung sa gitna na parte para matanggal lahat ng mga malansa. O yung mga ibang parts pa niya, hindi naman siya makakain. Ayan, hihiwain yan. Yung iba, kung iba nito, lalagyan siya. Ang iba, hindi siya hinihiwa, pero tinatanggal talaga yung sa loob. At nilalagyan niya ng mga ingredients like mga bawang, sibuyas, paminta, lemongrass or tanlad para talagang mabango yung pag-iihaw nito at sa pagkaluto. Napakasarap na po niya kainin. Yan mga kalaad. Once again, tanggal-tanggal lang. And habang nagtatanggal si Kuya, shoutout na naman yung ating mga kaibigan at saka yung driver pala, si Kuya Bong na nag-drive sa akin papunta rito sa farm na ito. And napakalayo po ang farm na ito. I traveled 4 hours from municipality of Barubor in doon ako nag-stay. Napakalayo po. Ayan, maraming ano siya. Babae pala ito. May mga itlog siya. Ayan. Pero tatanggalin lahat yan. Ayan. Ayan, once again, yung ano, itong hinihiwa niya. Yun nga yung sekreto na pagtanggal ng yung Porsche party dyan na yung bilog. Yan dahilan daw na magiging ano, malansa kung di mo tatanggalin yan. Kaya tanggalin talaga yan. Ayan, tanggal na. Okay. Ayan, diba? So, malinis na yan. At yung akong sa inyo, katakam-takam. Pero sa akong nasa harap dito, kay Kuya, talagang napakatakam po. Ayan, dalawa na. Bali, mag-iha po tayo ng mga 6 na piraso. Hindi na natin uubusin. Para lang may ano tayo. Iterya na natin sa iba yung may maliliit. Yung lang malalaki. Yung iihawin natin. So, ganun makalaag. Maraming salamat once again sa iyong pagsuporta sa aking channel, sa aking page once again. And sa by the next time, ayan, nililipat yung maliliit. Yun lang malaki yung iihawin. At mga kalaag, nilagyan na po yun ng asin para matanggal talaga yung yung malapot sa kanya. Yung slippery po para matanggal. So ito, lagay na po ito sa apoy. Ito po yung ating ihaw process. Ito yung paraan ng pag-iihaw. Talagang inaangat muna siya sa apoy. And after nyan, may dahan-dahan naman siyang ibaba sa apoy. Para mild yung pagkaluto at masarap at hindi siya masunog. So after 5 to 10 minutes, baliktaran. Maluluto na po itong ating grilled hito or African hito. So yan mga kalaag, ikot ko lang yan para makita yung prosesong pag-ihaw. Of course, it's just simple. Common lang naman yan, maning-mani naman sa lahat ng ano yan. Pero sa bundok kasi, sa ganito, ganun ang pagkaparaan namin ng pag-ihaw. Yung iba naman dyan, may iba pa dyan, nilalagyan ng oil yan, nilalagyan ng mga kung ano-ano. Pero dito wala po. Asin lang po ang nilagay. And may isa ata dyan nilalagyan ng lemongrass. Hindi na natin napakita. Para bumango at mabango yung ating inihaw. Ayan mga kalaag, luto na po at tayo'y kakain na. Hindi ko nabibidyohan yung pagkain kasi dito tayo makafocus eh. So shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong panunood. And this is not about me, it's about the experience. At maraming salamat po sa inyong lahat sa natakam sa panunood ng ating video. Maraming salamat once again. See you next time!